Halina't magbasa, makinig at matuto kasama si Teacher Vicky. Magandang araw! Welcome back to my channel! Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayong araw ay may bago tayong pag-aaralan. Handa ka na bang matuto? Halika, sabayan mo akong tuklasin ang aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang MTB-MNE para sa ikalawang baitang o mother tongue. Ito ay napapaloob sa unang markahan at ito ay mouth-based. Ang paksa natin sa aralin ito ay tungkol sa pangalang palansak o lansakan. Ano ang ibig sabihin ng pangalang palansak at ano ang mga halimbawa nito? Malalaman natin ito sa aralin natin ngayon. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa aralin ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy at makagagamit ng pangalang palansak o lansakan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin ang aralin. Tingnan ang mga larawan. Piliin sa kahon ang wastong grupo ng pangalan na angkop sa larawan. Kung ito ba ay mag-anak, pangkat, bungkos, tumpok, at buwig. Sa unang larawan, ano ang wastong pangalan nito? Tama, buwig. Buwig ng saging. Kasunod na larawan, magaling, mag-anak. Pangatlong larawan, ano ang wastong pangalan nito? Tama, bungkos, bungkos ng kangkong. Kasunod na larawan, magaling, tumpok, tumpok ng ubas. At ang panghuling larawan, pangkat, pangkat ng tao. Basahin natin ito. Buwig ng saging, mag-anak ni Ana, bungkos ng kangkong, tumpok ng ubas, at pangkat ng tao. Pansinin ninyo ang mga salitang may guhit. Ano ang tawag natin sa mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa dami o bilang na pinagsama-sama. Ang tawag natin sa mga salitang ito ay pangalang palansak o lansakan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pangalang lansakan ay tumutukoy sa katawagan sa maramihan, ngunit di tiyak na bilang ng mga tao, bagay o hayop. Karaniwang itong ginagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Narito ang mga halimbawa ng pangalang palansak. Buwig ng saging, angkan ni Ana, bungkos ng okra, tumpok ng gulay, supot ng mansanas, batalyon ng sundalo, grupo ng magnanakaw, kaban ng bigas, pangkat ng manggagawa, organisasyon ng mga kabataan, at marami pang iba. Ngayon naman, subukan mong gawin ito. Sabihin ang P kung palansak ang pangalan, at DP naman kung di palansak ang pangalan. Unang bilang, hukbo ng sundalo. Halimbawa ba ito ng palansak o di palansak? Ano ang sagot mo? Tama, P, palansak. Pangalawang bilang,
10 atleta? Ano ang sagot? Magaling! DP, di palansak, dahil ito ay may tiyak na bilang ng atleta na 10. Pangatlong bilang, grupo ng mananayaw. Ano ang sagot? Magaling! Palansak! Pang-apat na bilang, dose-dose ng bulaklak. Ano ang tamang sagot? Magaling! P. Ito ay halimbawa ng palansak. At ang panglimang bilang, kaban ng bigas. Ano ang tamang sagot? Tama! P. Palansak. Para sa iyong pangalawang pagsasanay, basahin ang mga pangungusap, isulat sa patlang ang wastong pangalang palansak. Handa ka na ba? Simulan na natin! Unang bilang, ang patlang ng mag-aaral ay lumahok sa paligsahan sa pagguhit. Ano ang angkop na pangalang palansak? Tama! Pangkat! Pangkat ng mag-aaral. Pangalawang bilang, naglaga ang nanay ng patlang ng talbos ng kamote. Ano ang angkop na pangalang palansak? Magaling! Bungkos! Bungkos ng talbos ng kamote. Pangatlong bilang, ang pangkat ng mga guro ay magpupulong sa opisina ng punong guro. Ano ang wastong pangalang palansak? Magaling! Grupo! Grupo ng mga guro. Pang-apat na bilang, may napili ng patlang na pupunta sa ibang lugar upang maging scholar. Ano ang wastong pangalang palansak dito? Tama! Pangkat! At ang panglimang bilang, mura lamang ang patlang ng asin. Ano ang wastong pangalang palansak? Tama! Supot! Supot ng asin. Maari din nating sabihin, kilo! Kilo ng asin. Tandaan mo ito! Ang pangalang palansak o lansakan ay nangangahulugan ng dami o bilang na pinagsama-sama, ngunit ang bilang ay walang katiyakan. Para sa iyong huling pagsasanay, bilugan ang pangalang palansak na ginamit sa pangungusap. Unang bilang, kakaunti ang tumpok ng hipon. Pangalawang bilang, nakita ko ang kawan ng isda sa dagat sa ilalim ng aming bangka. Pangatlong bilang, nagbigay ng kumpol ng mga bulaklak si tatay kay nanay. Pang-apat na bilang, masarap itasin ang kumpol ng santol. At ang panglimang bilang, ang angka ni Mang Ador ay namasyal sa Mount Samat. Ang husay ng ginawa mong pag-aaral. Alam mo na ang pangalang palansak at ang mga halimbawa nito. Binabati kita! Thank you for watching! See you in our next class! Paalam mga bata! God bless! Keep safe! Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell.